Itong nakaraang araw, mga idol, ay ibinulga ng isang sikat na sports writer na nakabase sa Amerika na si Homer Zaison na marami na palang NBA teams ang kumakausap sa NBA agent ni Kai Soto na si Joel Bell. Ayon daw mismo kay Joel Bell, ay ini-encourage na ng mga NBA teams si Kai Soto na sumalang na sa darating na 2022 NBA draft. Subalit, pinag-aaralan pa daw muna ng kampo ni Kai Soto ang mga option na mayroon sila at ilalabas nila ang kanilang magiging desisyon sa pagtatapos ng NBL 22 season na paglalaro ni Kai Soto para sa Adelaide 36ers. At kanina nga, mga idol, ay naglabas na naman ng isang pasabog si Homer Zaison sa kanyang Twitter account na sinasabing NBA Top Nets Big Board Top 100 has for year been the most faithful barometer that determine whether a prospect is taken in the draft, and Kai Soto is not in this year list. His agent Joel Bell told me his will not affect Kai Soto's decision to enter the 2022 NBA draft. Sa statement na ito, mga idol, ng NBA agent na si Joel Bell, ay kitang-kita na mas may alam ito sa totoong interes ng mga NBA teams na personal na nakikipag-usap sa kanya. Kaya talagang malaki ang posibilidad na sumalang na nga ang ating pambatong si Kai Soto sa 2022 NBA draft ngayong June. Sa ibang balita naman, mga idol, ay binida ng pinakasikat na sports news sa buong mundo na Fox Sports ang ating pambatong si Kai Soto. Ayon sa article na isinulat nila na may pamagat na Young Philippine Star on Track for NBA Success, ay sinabi nitong maganda ang naging development ni Kai Soto sa NBL Australia bilang paghahanda sa pagpasok nito sa 2022 NBA draft. Mas handa na daw ngayon si Kai Soto at mas nag-improve, magbuhat na magpunta siya sa NBL Australia. 6 na buwan pa lang ang lumilipas. Nabanggit din dito ang naging career high ni Kai Soto sa kanyang best performance kontra sa Brisbane Bullets, kung saan nakapagtala siya ng 21 points. Nakita din nila ang pagiging shooter ni Kai Soto sa perimeter na naging consistent ngayong season. Kumpiyansa din si Coach CJ na makakapasok si Kai Soto sa NBA kung hindi ngayong taon ay sa susunod na taon.